At kaugnay po sa nakaambang pagputol ng supply ng kuryente sa buong siyudad ng Olongapo, makakausap natin si Olongapo City Mayor Roland Paulino. Magandang tanghali po, Mayor. Si Raffy Tima po ito sa Balitang Hali. Ay, Sir Raffy, magandang tanghali po. Opo, kumusta po yung pakikipag-ugnayan nyo sa PISAM tungkol dito sa nakaambang pagputol sa supply nyo ng kuryente dyan? Actually po, papunta pa lang po ako ng PISAM ngayon at ang aming pong usapan ay mamaya pa pong alas dos ng hapon, Sir. Mm-hmm. Pero may initial na po ba kayong pag-uusap? Kasi bukas na po itong nakaschedule nilang pagputol ng inyong kuryente. Yes, Sir. Ang binigay po nila sa aming schedule ay alas 12 ng tanghali po bukas. At actually, papunta pa lang po kami ng ano ngayon, ng PISAM. Mamaya pong alas 2 ng aming usapan po. Mm-hmm. Pero positibo naman po kayo. Pero kung sakaling hindi kayo pagbigyan, meron na po ba kayong contingency measure, Mayor? Well, kung sakasakali pong hindi nila kami pagbibigyan at mapuputulan po kami, ay ang una-una namin gagawin ay susulat po kami sa Senado para maimbestigahan po itong bagay na to kasama na po rin ng Kongreso. Mm-hmm. At medyo kino-question pa rin po namin yung amount na sinisingil nila sa amin na 5.1 billion po. Opo. Ang dati po nung sabi po nung dating mayor, kayo po vice mayor din ho, di ba diyan? So alam niyo kung ano yung sinasabi ng PISAM na umabot, lumobo daw ng bilyong piso inyong utang. Paano nangyari ito? Actually, yun nga ho yung pa-imbestiga natin kasi po, noong 2004 po ang utang po natin ng Olongapo City ay 61 million. Paniwala po ang 100 million. At ngayon ang official na nang sinisingil po sa atin ay 5.82 billion. Paniwala ko lang po 5.1 billion. Mm-hmm. At yun nga po ang tinatanong namin paano lumobo yung ng ganong kalaki yung aming pagkakautang. Pero regular naman po kayo nakakapagbayad. Yun nga po ang aming titignan at mukhang may problema po ng konti doon. Mm-hmm. Eh handa naman po ba yung lokal na pamana na bayaran yung sinasabing utang ninyo ng PISAM na 5 bilyong piso? Sir, ayun nga po yung kino-question namin at ayun na rin po sa aming mga kasamahan, yung aming mga financial advice dito sa syudad, eh hindi naman ganun kalaki yung aming pagkakautang. Mm-hmm. Pero although hindi ho ganun, hindi ganun, baka hindi naman din ganun kaliit. Pero ang anahin po namin, eh pakikiusapan namin dahil hindi naman kinakailangan po na mag-suffer yung mga kababayan namin dahil regular naman na magbabayad naman yung mga mamamayan eh. Uh-huh. At yun po yung problema kung bakit sila yung magsasuffer kung nagkaroon ng problema sa pagbabayad. Mm-hmm. Meron ho ba kayo mensahe sa inyong mga kababayan sa Olongapo? Ako, yun nga po, sa mga kababayan po natin eh, apunta po tayo ng PISAM at makikipag-usap po tayo. At gagawin mo natin lahat na magagawa natin para hindi maputulan ng kuryente ang bayan natin dahil hindi ho dapat mag-suffer lalo na po yung mga matatandang may high blood, yung mga batang may sakit, yung mga eskwelahan, yung mga negosyo. Dahil kinakailangan magpatuloy lahat yung buhay natin ng maayos at regular po. Okay, sige po. Maraming salamat po at good luck sa inyo. Olongapo City Mayor Roland Paulino. Magandang tanghali po. Maraming salamat po, Sir Raffy.